Hindi po muna sino mga fixer dyan sa pag-issue ng driver's license. Marami pong fixer dyan. Yun lang po yung sagot. Yes, Mr. Parang hindi na po kayo mahirapan, sir. Yes. Kaya siya nakakuha ng lisensya dahil... LTO? Ito LTO? Attorney Greg? Okay. Good morning, Mr. Chair. Yes, sir. Tanong ko lang po ano, marami mga Chinese na naharang dyan ng mga MMDA na hindi man lang marunong mag-Tagalog and yet meron po silang Philippine driver's license. Paano po nangyari yun? Kasi di ba pag kukuha ka ng exam sa LTO, Tagalog po doon, it's either Tagalog English. Paano po nakapasa mga ito at hindi siya marunong mag-Tagalog, hindi siya marunong mag-English and yet meron siyang hawak-hawak na driver's license. Paano po nangyari yun, sir? Mr. Chair, for foreigners po, there are two ways for them to secure a driver's license. Opo. First is yung dadaan po sila sa proseso po ng LTO, mag-theoretical driving course, mag-practical driving course, may exam, student permit, and then non-pro. Meron din po tayo, Mr. Chair, na conversion of foreign license, Mr. Chair. Kung may lisensya na po siya sa abroad, ipapakita nyo po sa amin yon. Kung hindi po yun English, may translation po yon galing sa embassy. And then, due to reciprocity, kino-convert po namin, ini-issuehan po sila ng Philippine driver's license. But their nationality, kung conversion po, is yung nationality pa rin po nila, Mr. Chair. So, paano natin malalaman na yung isang Chinese national halimbawa na hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog, ay conversion lamang yung pagka-secure niya ng Philippine driver's license. Sir. As of now, Mr. Chair, wala po, Mr. Chair. Wala pong nakalagay kung converted driver's license siya. Dapat, sir, meron. Dapat ma-identify natin yan kung convert o hindi. And then dapat meron din screening pa rin bago nyo payagan na magkaroon ng conversion sa Philippine driver's license ang isang foreign national. May hawak na foreign driver's license. Kasi nga, sir, meron tayong mga Filipino signages dito, di ba? O paano mababasa nun ng Chinese national? Halimbawa, na hindi man lang marunong magbasa ng Tagalog. Yung application naman for foreign driver's license for conversion of foreign license, Mr. Chair, is English. May kailangan pa rin silang application na kailangan i-execute, which is in English. Eh, oh, yun nga po sabi ko kanina, therefore, bakit po may nakakalusot? May mga naharang ang MMDA nakarating sa akin na hindi marunong, sign language lang. Ini-English, hindi siya marunong mag-English. Tinatagalog, hindi siya marunong mag-Tagalog. And yet, meron siyang Philippine driver's license. So, kung conversion yun, sabi niya, meron, at least meron lang English na, ano po yun? Babasahin niya sa application? Yes po, Mr. Chair. O, paano po siya nagkaroon noon ng Philippine driver's license na wala siyang kaalam-alam, ni katiting sa English at saka sa Tagalog? Anyway, sir, nahirapan ka. Pag-aralan niyo po yan, sir. Yes, Mr. Chair. There is something wrong here. Didiretso na kita, sir, Mr. Pua. Tukoy niyo po muna sino mga fixer dyan sa pag-issue ng driver's license. Marami pong fixer dyan. Yun lang po yung sagot. Yes, Mr. Chair. Hindi na po kayo mahirapan, sir. Yes. Kaya siya nakakuha ng lisensya dahil may fixer. Yes, Mr. Chair. Okay. So maasahan ko ba, by the end of this year, wala na ako mababalitaan ng mga Chinese nationals, foreign nationals na hindi man lang marunong mag-English o mag-Tagalog na may hawak-hawak na Philippine driver's license? Yes, Mr. Chair. Whether conversion or not? We will craft a policy for that, Mr. Chair, and we'll let your office know. Diba? At least man lang meron silang alam sa Tagalog dahil paano itong mga signages, traffic sa traffic, signages natin in Tagalog, so hindi mababasa? Yes po, Mr. Chair. Mga ito? Aba. So wag na lang silang issuehan kundi sa mga mag-Tagalog. Wag silang payagan mag-drive dito.
Diba, sir? Yes, po. Baka yes. Kasagasa sila kasi baka nakalagay doon. Diba? Dahan-dahan, may tumatawid ng mga estudyante, whatever, in Tagalog. Eh, di niya alam. Diretso-diretso siya mabilis. Nakasagasa siya. Eh, di niya alam basahin yung Tagalog. Eh. Huwag natin isyuhan. So, opo, dapat merong vetting pa rin. Yes, po. Of course, yung mga sa Western countries, European countries, it's not really a problem. No? Singaporeans, because second language nila ay English. Pero dun sa mga bansa na hindi katitingin mag-English, harangan nyo lang po. Yes, Mr. Chair. Okay. Sa DOJ ulit, balik tayo. Do we have someone for the DOJ? Attorney Redmond John Zulueta, yes, sir, State Council DOJ. Bakit po mabagal ang pag-i-issue ng HDO or hold departure order? Hold departure order po is issued by the court, sir. It's not issued by DOJ. Previously, we had a circular po that guides us for the issuance of hold departure orders, but it was struck down as unconstitutional po. Yeah. Pero meron pa yung watch. Yung ano po, yes po, watch lookout orders. Lookout and order. So para magkaroon ng hold departure order sa DOJ, yan ay po yung magagaling sa korte at ibibigay po sa inyo. And then only then, saka kayo makapag issue ng, yung court mag-issue ng hold departure order, then saka pa lang kayo magbabantay at mag-hold kung pagdumaan sa immigration, yung isang order na yes po, yung hold departure orders po is issued by the courts directing po the immigration officers not to allow certain individuals to ano po, yes, travel. Pero our department po issues lookout bulletin orders, which actually just tracks po yung movement po ng mga certain individuals. These individuals po are subject to investigation, and if a certain government agency po requests for the issuance of such lookout orders, we immediately issue them po. But yung orders po na yon are strictly for ano po, surveillance lang po, sir, to maintain po lang po yung information kung nasan sila and where they are going. Okay. Nagtataka po ako, natanong ko na to sa last hearing, yung pag process sa kaso ni Alice Goo, it took some time. Even up to now, wala pa rin po lumalabas na arrest warrant para kay Alice Goo, maliban na lang galing sa Senate. At alam naman natin na yung arrest warrant from the Senate, hindi po i-honor yan ng Interpol. Kasi you need an arrest warrant from the court para i-honor ng Interpol yan. Binigyan natin sa Interpol. And then, lahat ng member countries magbabantay sa mga immigrations nila. Pag dumaan doon yung hinahanap natin, mahuli. So, pag ordinaryong tao, ang bilis po agad na issue ng warrant of arrest. Bakit si Alice Goo ang tagal-tagal po? Kasi kung nakapag-issue agad kayo ng warrant of arrest, naging mabilis on time yung pagpaproseso, nakapag-issue ng warrant of arrest ang korte at agad-agad na i-forward natin sa Interpol at nakapag-issue ng red notice at hindi sana nakalabas ng bansa si Alice Goo. Apologies, Your Honor. Our office po, that particular matter po kasi falls under the jurisdiction of the Office of the Prosecutor General. So, I'm not entirely sure of the facts kung bakit po natagalan, but I'm sure po na merong reason kung bakit. So I do apologize. I'm not the best person to answer po the query. Yeah. Last question naman po, sir. Ano pong status ng kaso ni Alice Goo sa DOJ? I'm not sure po, pero I've heard that there were cases filed na po against. I'm not sure what exactly, pero I know na I've heard po that there are cases filed na po. I'm not sure for what or for ano po. Yeah, hindi po kasi, I apologize. Our office po is not privy on that. Yeah, okay. Pakibilisan lang po siguro, Attorney Zulueta. We'll inform po. Thank you, sir. Thank you. Nga po, sir, nahuli siya rito. Hanggat wala pa siyang arrest warrant from the courts, pwede siyang makawalan. Ikukulong siya dito sa Senate? Paano kung lumabas siya rito, Senate?
So makakalabas pa rin siya ng bansa. So kailangan po siguro yung arrest warrant para makakuha tayo ng red notice at nang sa gayon, hindi na siya makalabas ng bansa dahil paglabas niya ng bansa, harangin na siya doon. Thank you po, Attorney Sureta. Thank you po. We'll relay the information.